kaya ko maghintay. Sapat na yung mga nakikita ko sa mga mata mo. Hindi mo ko naiintindihan, Mito. Huwag mong pilitin sarili mo. Kaya ko maghintay. Dami-dami naman ito, Puka po. Eh, wala pa nga yan eh. Oh. Naku, salamat talaga, ha? Ang bahala, ha? Bigay yung mga anak mo. Naku, Puka, si Kapitan din. Humihingi pa siya ng dagdag dun sa donasyon. Para gusto ko papagawa ng bago niyang basketball court. Naku, ito naman si Kapitan. Sabihin mo kaya gawin na nila akong news o kaya iparapol na lang nila ako. Uy, si Victoria ba? Hindi ba bababa? Bago kasi yung sapatos. Ayaw madumihan. Oh. Ayan, o. Naku, salamat! Ito naman. Nay, inuubo pa rin kayo. Naku naman, baka pwede ipagamot mo na si nanay. Eh, matigas ang ulo. Ayaw magpagamot niyan. Kung bakit ba naman kasi matagal na kayong pinapalipat, ayaw pa magsialis dito. Eh, sanay na kasi kami lahat dito. Halos lahat naman dito, kakilala na namin. Ay, naku, Nay. Ako na ang masusunod, ha? Basta, ililipat ko na kayo. Hindi mo ba pupuntahan ang inay mo at mga pamangkin mo? Bago ka makasal, siguraduhin mong maibenta sa yung pinakamalaking share ng Florentias. Tapos nun, pwede ka nang hindi sumipot sa kasal. May nasabi silang chismis tungkol sa iyo. Chismis? Na inakaw mo lang daw yung recipe ng Victoria Chicken. Gusto lang malaman ang pinanggalingan ng recipe. Pero hindi mo naman sasabihin sa kanila kung nasa lang kapatid mo. Di ba? Isay, ano kaya magandang racket? Pabot man ng bimpo, Alex. Iisip po kasi para naman may maambag ako dun sa utang natin kay Miss Georgia. Alex, hindi yan. Ayun yung bimpo katabi lang nito. Ito naman eh. Hindi, kasi sugan na sana yung kaliwa. Patasungit mo naman. Ano naman, pare, oh. Labo naman niya kausap sa akin siya nakakommit, eh. Pina-test drive ko pa sa kanya yung wheels, tapos ngayon doon siya sa kabila pupunta. Pambira. Labo niya kausap. Wala siyang isang salita. Sige na, sige na. Andrew. Oh. Meron ka bang mabibigay na racket sa akin? Eh, binigyan na kita ng racket noon, ah. Ikaw ang tumanggi. Pero yun... Ano bang pero sa mga tao ngayon? Susungit nyo naman lahat, oh. Dapat na sa akin si Mito. Kaya ba nagkakaganyan ka? Eh, ano bang problema? Huwag ka na magpakipot. Hindi na uso yun, no?
mag-exile ni Georgia. Ha? At nag-usap na rin kami ni Georgia. Sa usapan namin, parang pinapalabas niya na kapag nakipagrelasyon ako kay Mito, kayang-kaya niya akong wasakin. Mahal niya pa si Mito, Alex. Sinabi niya yun? Parang ganun. Eh, sa ganda niyang yun, pagkademonyita pala siya eh. Problema nga yan. Malas mo naman. Kailangan ko itong trabaho to. Hindi ko pwedeng pakawalan to, Alex. Kailangan to ni Chong Perry. Tol, ikaw nang mahal ni Mito ngayon. Wala nang magagawa si Georgia doon. Eh, hindi ko rin naman kayang... Hindi ko rin naman kayang banggain yung taong nagbigay sa akin ng ganito kalaking oportunidad, Alex. Hindi kaya ng konsensya ko. Kaya, pagbubutihin ko na lang yung trabaho ko. At kakalimutan mo lahat ng nararamdaman mo para kay Mito. Okay na rin to. Hanggat maaga pa. Ang tip ko sa inyo, mga misis, kapag nagluluto, palaging tatandaan na dapat palagi kayong masaya. Dahil alam niyo ho ba, na kung ano ang nararamdaman ninyo, eh lumalabas yun sa putahing ginagawa ninyo? Agree ako dyan. Gaya na lang halimbawa ng pag nagluluto kayo tapos nag-away kayo ni Mister o meron kayong nakaaway na kapitbahay. Pag tinikman po ninyo ang inyong ginawang pagkain, nako, ang pangit-pangit ng lasa niyan. Isa pang tip sa pagluluto, hindi po nakukuha yan sa pagandahan lang ng porma. Ako bang pinapatama mo dyan? Hindi naman ako ang nagsasabi niya. Sa ating ang pagbabalik, mga misis, aalamin na natin kung kanino ba ang may mas masarap na niluto ngayong araw na to. Kung ang aking tahong and halaan soup. Or ang aking buyabes. Ayan. Kayo po maghuhusgan yan sa pagbabalik ng Cooking with Mito. Good job, Isay. Salamat. Tayo, Artep! Busy natin para sa susunod. Paano nalala yung pangalan ko? Tinanong mga driver. Isay, katanda kita. Hindi na. Susunduin ako ni Alex eh. Oo, susunduin ako ni Alex. Nakapangako kasi ako sa kanya. Ganun? Di hatid ko na lang kayo pareho. Hindi na. May sasakyan kami. Si Andrew. Susunduin nila ako ni Andrew dito. Sige, mauna na ako. Salamat ah. Sige, ingat. Go na. Sinundo. Kasi ito si Andrew, ayaw kong hatid. Away ba kayo ng mokong na yun? Eh, masama nga loob sa akin yun. Noon na. Sige na.
Buntahan ko na. Eto na. Pupunta na ako. Makatihin naman. Ang patay at 100 pamilyang nawala ng bahay sa Tagbilaran, Quezon, dulot ng pananalasa ng bagyong Jeronimo. Kagapay sa telepono, si Kay Padilla para sa pinakabagong update sa nasabing kaganapan. Kay. Yes, Angelo. Hanggang ngayon, malakas pa rin ang hangin dito pagmat medyo humina ng bahagya ang ulan. Nanatili pa rin na walang kuryente dito dahil sa mga natumbang poste at nasirang transmission lines. Nagkakasya lang ang mga tao dito sa loob ng simbahan dahil ultimong mga paaralan ay tinangay ang mga bubong. Kaya walang masilungan ang mga iba dito. So, siksika ng mga tao dyan. Paano kaya sila matutulog ngayong magdamag? Angelo, sabi ng ilan dito, hindi na raw nila makukuhang matulog. Kung sa mga susunod na araw ay alam nilang wala silang bahay at ang ilan ay walang pamilyang uuwian. Sige, sige. Lalapitan ko sina Daddy tsaka si Kuya. Baka may maitulong sila sa pinaplano nating relief operations. Baka gusto mo lang malaman. Yung sorority nila Lima, nagkaplano rin pumutang Quezon. Galit ka pa ba sa akin? Uy, Andrew naman eh. Buti na tayo. Andrew, huwag ka nang mag-aalit. Sorry na nga eh. Sorry na, please. Kulit mo? Talaga kukulitin kita hanggat hindi ka nakikipagpaki sa akin. Hindi ako aalis dito. Sorry na, sorry na. Peace na tayo, please. Peace, please. Pati na tayo. Pati na tayo. Makikipagbati na yan. Makikipaglaro ka na. Patintero. Sige na. Peace. Peace na. Ah, sige na, sige na. Pati na tayo. Talaga? Peace na kami. Peace na kami. Iba ka rin mangulit? Peace na kami. Peace na kami. Halika na, halika na. Halika muna. Ah, iba ka. Chef, alamin ka muna. Salamat, salamat. Ba't nga pala, hindi mo pa hinatid si Isa, magkasama na kayo kanina. Ay, nga pala. Kasi sinundo ko siya, no? Tanga ko talaga. Maklase ka rin Isa sa kakulitan, eh. Hindi naman ako makulit, ah. Makulit ba ako? Mito. Napadaan lang ako. Bakit hindi ka nang pasabi na pupunta ka na, o susunod ka dito? May lakad kasi kami ni Andrew, eh. Ayaw nga. Hindi magpapaawat yung mga yan. Okay lang, hindi ako magtatagal. I just wanted to see if you got home safely. Anyway, umalis ka kaagad. I just needed to tell you that tomorrow nga, meron tayong Thanksgiving party. So, okay. Una na ako. Okay, sir. Ingat. Tama naman ako, di ba? Di ba, Chong? Sigurado naman ako kung nakakapagsalita kayo ngayon. Ito rin yung mga sasabihin niyo sa akin, eh. Sige, anak. Kausapin mo na kausapin. Baka sakaling magsalita. Makulitan sa'yo. Tiyang naman, mali ako na desisyon. Parang mali.
Kuya, minsan siguro kailangan mag-give up ka na lang muna. Tingnan mo ako. Itong tinatawag na bahala na si Batman. Yung ba type ng kuya mo? Ikaw talaga? Maganda naman, no? Simple. Siya yung tipong nakaharap po talaga sa simbahan. Di naman? Ayan, pinanood namin yung bagong sumisikat na cook ngayon. Tignan mo, ha? Maganda siya, ha? Diba? Nag-aaksay kayo ng panahon sa walang kakwenta-kwentang show? Ito ako lang kapag kanagiman mo ganun. Ano? Wala po, wala. Medyo malamo kasi yung reception ng ano. Or ang aking Kuya Ben. Kayo po mag-uusga niya sa magbabalik na. Maganda siya. Friends. Oh, guys. 3 years nang umi-ere ang Cooking with Mito. 2 years of which, number one tayo. Now, unfortunately, this year, medyo bumagsak ang ratings natin, but I'm proud to say, because of your hard work, number one ulit tayo! So guys, please raise your glasses and join me for a toast. To a better year ahead of us! Trabaho lang tayo ng trabaho. Eh, hindi ba dapat ganun naman talaga yung ginagawa natin? Alam mo, Isay, you've changed. Simula na nagtapat ako sa'yo. Hindi naman ako manhid para hindi ko maramdam ang iniiwasan mo ako. Ka rin manhid para hindi malaman yung sagot siya. So, di mo ako mahal. Ano yung sinasabi mo? Alam mo na pala yung sagot. Bakit kailangan mo pang itanong? Yan ang sinasabi ng bibig mo. Pero nakikita ko sa mga mata mo na hindi yan ang nararamdaman mo. Kaya ako nagtatanong. What's wrong, Isay? Ang kinakatakot mo. Hindi kita kayang mahalin nito. Layuan mo talaga ako.